Magiging ano kami, iba na alawi. Actually, ano eh. Kinontrata na kasi kami ng Dowel. Tapos, kapag pupunta kayo sa mga Plancy store, pag bibili kayo ng mga washing machine, naka-flash na kami dun sa screen. Kami na yung nagde-demo kung paano gagamitin itong mga washing machine. Welcome back again to our channel! And for today's video, ang gagawin na natin ngayon is actual demo! Testing or demo! Actual demo, yun. Kasi gagamitin na mismo natin to sa paglalaba ngayon. Magiging ano kami, iba na alawi. Actually, ano eh. Kinontrata na kasi kami ng Dowel. Tapos, kapag pupunta kayo sa mga Plancy store, pag bibili kayo ng mga washing machine, naka-flash na kami dun sa screen. Kami na yung nagde-demo kung paano gagamitin itong mga washing machine. Joke. So, pero malay mo naman, diba? Yung pala guys, gumawa kami ng unang video tungkol dito sa Dowel WFA65. So, eto yun. Ayan. So, ilalagay na lang din namin yung link sa description box para mapanood nyo din or magkaroon kayo ng background tungkol dito sa washing machine na to. A quick review muna tayo dun sa mga specs na meron siya. Kumbaga, babagitin namin ulit dito sa video na to. So, unang-una, meron siyang 6 washing program. Meron din siya, guys, ng 6 spokes plastic blade. And meron din siyang wash timer, may spin timer, tsaka merong times rinse cycle. And yung pinaka-importante, yung 3D waterfall. Pinaslant ko muna siya kasi may ilalagay tayo sa ilalim niya. So, bago tayo pumunta dun sa kung ano yung mga nasa taas niya, ilalagay muna natin to. So, may nakalagay ditong up, tapos dito naman sa kabilang side down. Ito kasi cover to dito sa ilalim. So, ayan guys, kung makikita nyo, ito yung ilalim niya. Meron siya ng butas, andyan yung makina niya. And doon natin siya ilalagay. May mga ano dito, yung parang pang-lock niya, para dyan siya may ipit. So, madali lang naman siyang ilagay. Ayan, may cover na yung ilalim nyo. And syempre, hindi lang yon. Ipapakita din natin ito. Ito yung adjustable foot knob. So, kapag hindi pantay yung surface nyo, pwede nyo i-adjust yung mga paa nya. So, pwede siyang iikot para lumabas siya umangat. Yun. Ganyan din yung pwede nyo gawin dun sa apat na foot knob. So, meron siyang apat. So, ayan guys, lalagay na natin, i-coconnect na natin yung inlet hose tsaka yung drain hose. So, ayan guys, ipapakita natin yung kakabitan ng inlet hose. Yung ito, diba? Ito yung ginaganon. Yung dyan siya nilalagay. Yan, ganyan, diba? So, ipapakita lang natin kung gano'n lang siya kadaling ilagay sa faucet. So, ito, luluwagan nyo lang to. Ganun lang. Ayan, pag naluwagan nyo siya guys, tatanggalin nyo to. Tapos, ilalagay nyo na siya dito. And, tsaka nyo na siya higpitan lahat. Ayan, ready na siya. So, ganyan na siya. Parang permanent na siya kasi dito eh. So, every time na gagamit kayo ng washing machine, lalagay nyo na lang to. Tapos, ganun. Ayan, okay na. Tapos, pagtatanggalin nyo ulit, pagtapos na kayo maglaba, hilahin nyo lang ulit to pababa. Ganun. Tapos, bunutin nyo na. Ayan, ganun lang kadali. Unang-una, ilalagay muna natin itong inlet hose. So, andito yung lalagyan niya. So, kailangan muna natin siyang i-lock dito. And, syempre, ilalagay na natin to dun sa faucet. Gaganon lang natin yan. Yan, ganon lang kadali. Tapos, i-on mo na yung faucet. A drain hose natin, meron ako dito ng isa pang extra. Ito yung extender natin. Kasi, kung ito lang yung gagamitin natin, maiksi lang siya. Para umabot siya mula dito, dito kasi yan sa baba, sa side na to, dun natin ilalagay. Tapos, hanggang dito. So, masyadong malayo, hindi aabot yung isa lang. Lalagyan natin siya ng extra. Meron dito ng pang-ipit, ilalagay lang natin siya kaagad dito. Yan, so okay na siya, matibay na siya. Siyempre, yung extender natin, kailangan natin yan idugtong. Yan, parang mahabang-mahaba na siya. E, direkta na natin siya kapuntang CR.
yung plug niya, ito, kailangan nyo ng adapter kasi meron ng ganito. Or, yung ganito kasi, actually, pwede nyo lang putulin tong extra na to. Kasi ang, sa pagkakalam ko lang, ha, ground lang ata to. Basta meron ako ng mga plug na ganito, usually tinatanggal ko na lang to. Or kung ayaw nyo namang tanggalin, bili na lang kayo ng adapter na tulad nito. Yan. Meron tayo dito mga labahin, di ba? Model tayo. So ayan, maglalaban na tayo guys. So, hindi tayo pwedeng ibana kasi wala tayo nun. So, simulan natin. Siyempre mag-on tayo guys. Yun, tumunog. Buksan na natin. At ilagay na ang mga labahin. So yung itatest pala namin na labahin dito ay cortina. Ano siya? Malalaki. Pag on pa lang natin, naka-program na siya agad na sa normal. So, ito kasi naka-steady, diba, yung color niya. Kaya ito, nandito siya sa normal. So, dito naman, yung pag-wash niya, ito yung maximum, yung 12 minutes. Tapos, yung pag-rinse naman, nandito lang siya sa 2 beses. And yung pag-spin niya ay nasa 5 minutes. So, yan yung program ng normal. Kung mapapansin nyo, wala pa ditong mark kung ilan yung tubig niya. Kasi, syempre, di ba, pag nag-start tayo maglaba, saka pa lang siya magko-compute kung ilan yung capacity ng tubig na kailangan niya. Lagay na din tayo ng sabon. So, sponsored by Ariel. Yan. Charot lang. Ito yung detergent na lalagyan. So, lalagyan na natin siya. Mapapansin nyo nga, wala siyang pang Fabcon. Pang detergent lang talaga siya. So, close na natin. Takpan na natin at start na natin. Ayan. Kung mapapansin nyo, nagko-compute na siya ng para sa tubig. Ayan. Ito na yung tubig. Ano, maganda yung tubig na to ng Dowel kasi malakas talaga. Kung mapapansin nyo, lakas na ng agos niya. Kasi, yung ibang washing machine, mahina talaga ang tagal niyang magkaraga ng tubig. Papansin niyo, nasa number 2 lang siya kasi ito yung na-compute niya. Kung hindi naman kayo satisfy dito sa tubig na kinompute niya, pwede niyong i-adjust yung water level. So, try natin na dagdagan. Ayan. Is nag-i-start na siya kung mapapansin niyo. So, ito nga yung tubig, yung water level niya. Kung nakukulangan kayo sa water level, pwede niyo siyang dagdagan. Ayan. So, nagdadagdag na siya ulit ng tubig. Ayan. Tapos, isa pa sa mga napansin ko ito. Kahit na binuksan natin to yung tempered glass niya, and iniwan natin nakabukas, tuloy-tuloy pa din kanina yung pag-agos ng tubig. Sa iba, kapag binuksan mo to, titigil yung pagkarga niya ng tubig. Currently, naglalaba tayo. Ayan, biglang nagdagdag ng tubig. Ibig sabihin, automatic na compute niya na medyo kulang pa yung tubig. Kung mapapansin nyo, naglalaba din siya habang nakabukas yung tempered glass. Kasi sa ibang washing machine, kapag inopen mo to, yung tempered glass, automatic titigil yung pag-wash niya. So, tutunog yun, mag-warning na kailangan mong isara tong tempered glass. And then sa iba guys, napansin din namin, bago namin siya buksan, kailangan talaga muna namin siyang ipause para mabuksan, tapos pag i-play namin siya ulit, kailangan mo sarahan ulit para mag-start na naman siya. So, ito sobrang ganda kasi tuloy-tuloy lang talaga siya. Yes. Guys, kung mapapansin nyo, ang bilis talaga, maayos yung pag-ikot niya, mabilis. Hindi siya kagaya ng iba na pag umikot, hihinto, tapos iikot na naman. So, ito tuloy-tuloy talaga siya yung pag-ikot niya. Kaya, sa tingin ko maayos talaga yung paglalaba niya. Ito, habang naglalaba siya, tatry natin ulit na magdagdag ng tubig kung ano ba yung mangyayari. Yes. So, ito, nasa number 4 siya. Dagdagan natin. I-max natin. Ayan. Ayan. So, kita nyo naman, automatic, biglang nagdagdag ng tubig. Oh. Uulitin ko ah, bilib na bilib talaga ako dito sa tubig kasi napaka malakas talaga. Malakas yung tubig. Ayan guys, bubuksan na natin kasi naglalabas na siya ng tubig. Ayan. Kung mapapansin nyo talaga guys, di ba, nangingitim siya. Ibig sabihin, sobra talaga nalinis ng washing machine na to, yung kurtina namin, kasi tanggal ang dumi. Kita nyo naman yung spin nyo. Nasa 27 minutes siya nung nag-spin. Nag-i-spin siya talaga ng tuloy-tuloy para kung ano pa yung mga tira-tirang tubig and kung ano pa yung mga sabon, mailabas niya. Tapos, habang nag-i-spin siya, sinara muna namin talaga itong tempered glass niya kasi yung experience namin sa ibang washing machine, nag-i-spin siya, tapos binuksan mo, nag-e-error. Umihinto talaga siya. Oo, umihinto. So, testingin din kaya natin, para lang natin. Ayun,
tumigil nga siya, ayan o. Nag-error siya. So, yun talaga guys. Basta kapag nag-i-spin yung fully automatic washing machine, huwag nyong i-open yung tempered glass kasi pwedeng masira talaga. So, isara natin ulit. Guys, ha, tinesting lang namin yun. Oo. Para at least mapakita sa inyo kung huminto ba siya or tuloy-tuloy pa rin. Tumuloy ulit siya. Wala na siyang error, tapos umiikot na ulit siya. Grabe, na-amaze kami kasi, di ba nag-i-spin siya? Yung normal na mga washing machine talaga, pag nag-i-spin, maalog. Ito talaga, hindi talaga siya umaalog, hindi gumagalaw. Di ba guys, nag-i-spin pa, pero makapansin nyo, hindi gumagalaw. And if note, yung spin niya, sobrang lahas. Pero hindi talaga, hindi siya maalog. So 24 minutes na tayo, and ayan, naglalabas na siya ulit ng tubig. So, ayan. Guys, nung nasa 29 minutes siya, naglabas siya ng tubig, nag-drain siya, and then nung nasa 27 minutes, nag-start naman siya mag-spin, and nung kumarga siya ng tubig, nasa 23 minutes siya. So ayan, nakakarga pa rin siya. Yeah, 22 minutes. So bali ano lang kasi yan, hihintayin niya na ma-reach na yung level ng tubig, which dito sa ano natin ay level 6, yan. So kapag na-reach niya na yung level 6, titigil na siya, tap banlaw ba? Nagre-rinse na siya. Yun, rinse na siya, banlaw. Yan. Ayun guys, sa mapansin namin na dito, ayan, sa side na yan, may lumalabas na tubig. Dito din. Basta, ayan, siguro may ikot yung tubig talaga ng pagbabanlaw niya. So yun guys, nasa 18 minutes na. Ngayon, naglalabas na naman siya ulit. Nilalabas niya ulit yung tubig. Mapapansin niyo guys, malinis na yung lumalabas na tubig. Kakatapos nila mag-release ng tubig, sa unang rinse yun, no? Tumutunog siya. Yan, no? Nagpapaano naman siya, nag-error na naman siya kasi mag-i-spin na siya. Yun na yung next niya. So, kailangan na natin ulit isara ito. Tapos, hanggang matapos siya mag-spin. Nasa 17 minutes. Nag-i-spin na siya sa pangalawang beses. So, ayan guys, kung maririnig nyo, sobrang lakas talaga ng spin niya. Ayan. Pero hindi talaga siya maalog. Hindi siya umaalog, guys. Nakakatuwa. Ayan o, di ba? Nag-i-spin siya, malakas yung spin. Pero tignan nyo naman. O, halos hindi gumagalaw yung tumbler. Di ba? O, pwede safe na safe kayo. O, so yan guys, nagkakarga na siya ulit ng tubig. For the third time, sasabihin ko ah, ang bilis talaga. Yan o, kita nyo, napakabilis ng tubig. Kasi syempre, dumedepende din yan sa source niya, sa faucet, kung gaano kalakas. Pero, yung ibang washing machine kasi, kahit na malakas yung tubig niyo from the faucet, pagdating dyan, ang hina lang talaga. Minsan, parang wala pa sa kalahati niyan. Eh syempre, kung mas mabilis yung pagkarga ng tubig, mas napapabilis yung paglalaba nyo. Mula nung 12 minutes, pero nasa 11 minutes na tayo kasi nag-retake na. So, nasa pangalawang pagbabanlaw na tayo. So, yun guys, kung mapapansin nyo, dito sa bandang ko, ayan, may lumalabas na tubig. So, yan na yung 3D waterfall. Yan yung kanina nasa taas. Yan nasa taas na... Dito, yan, kanina nandito siya. Nandiyan lumalabas. Tapos ngayon, yung, nandun na dan. Nandun o, naman tayo siya. Nasa, no, tayo nasa level 4 lang tayo ng tubig. So, ngayon, doon na siya lumalabas, oh. Yan talaga siguro yung 3D waterfall, no? So, parang napapaikot nila yung ano. Tubig. So, yan guys. Naglalabas na naman siya ng tubig. Ito na yung pangalawang labas ng tubig after magbanlaw. So, nasa 8 minutes na siya, guys. So, yan guys. Nag-error na. Tumutunog na siya dahil mag-i-spin na. So, kailangan na natin siyang sarhan. Ayan. So, nasa 7 minutes na. At mag-start na siya ulit, mag-spin. Napakabilis ng ikot niya, tapos medyo naririnig niyo naman, di ba? Ayan, ayun. Pero tignan niyo, halos hindi gumagalaw. Di ba, guys, talagang hindi siya gumagalaw, di ba? Oh, steady, oh. Brought to you by Nesty Iced Tea. Nasa 1 minute na tayo, 1 minute na lang. Yan. So, sabi kasi sa amin, wala daw indication na tapos na. So, check natin kung hindi ba siya mag-a-alarm. Or kung hindi ba mamamatay. Yeah. Ayun, tumunog na. May, hindi, kasi kanina pag nag-change siya ng program, ganun.
Ay, nagbi-beep naman pala. Ayan. Oh, tapos namatay. Tapos na. So, yun. Na-confirm natin na talagang namamatay siya. At may indication, nag-a-alarm siya. Yes. Ngayon, i-check na natin yung nilabhan natin kung gano'n na ba siya katuyo. Hindi naman to air dryer, spin dryer lang siya. So, talagang may matitira pang konting basa. Ayun guys, tapos na tayo. And nakakatuwa kasi walang basa yung kamay ko. And malamig-lamig lang siya. Hindi siya yung sobrang basang-basa talaga na may tubig. So, I think mga 1 hour na sampay na lang to. Tuyong-tuyo na talaga siya. Promise. So, successful naman yung paglaban natin. And yung ina-expect natin na kapag natapos siyang laban dito, medyo tuyo na siya. Konting-konting sampay na lang. Siguro basta maaraw. Siguro wala pang 1 hour. Mahangin. O, mahangin maaraw. Wala pang 1 hour, tuyong-tuyo na yan. Successful. Ganda yung paglaba. Yes. Maganda yung naging experience natin. Mabilis yung pagkarga ng tubig. Nag-alarm siya nung natapos. So, kusa na din siyang namatay. And nilaban natin is almost tuyo na. Sa lahat ng mga washing machine, sa mga automatic washing machine, meron talaga siyang filter. Ayan, dito. Eto. Ayan. So, madalas, titignan nyo din yan, guys. Ayan. Diba, makapagkita nyo, nandito yung dumi, yung mga himulmol. Ang laking tulong niya din, kasi diba, paglimbawa, naglalabas siya ng tubig, nagdrain siya. So, nalalabas na yung mga dumi doon. And, secondly, eto, laking tulong niya nga, kasi pati yung mga ibang dumi, na-filter niya din, nakukuha niya din. So ikaw, ano ba yung napansin mo sa Dowel natin? Ako, sobra akong natutuwa. Kasi unang paglabas ng tubig, yung unang dumi, drain, nung unang drain, na-drain. Oh. Ang dumi talaga na parang... Nangitim talaga yung tubig. Ganun baka dumi yung kurtina namin. Na parang, ano ba? Tapos ayun, ang itim talaga ng tubig. Tapos nagre-rinse na siya, tapos nag-drain ulit ng 2 beses. Ang puti na nung tubig. Yes, parang napakalinis na nung tubig. Patunay na natanggal niya talaga yung dumi. Yes, kasi nung unang laba pa lang, nung sa wash pa lang talaga, tanggal niya na talaga lahat ng dumi. Kasi di ba ganun yun, pag may natira pang dumi, dapat yung second na drain mo. Dapat may konting, mga konting ano pa yun, medyo may dumi pang tignan. Pero yung sa kanya talaga napakalinaw na. Yes, and ikaw? Napansin ko lang yung napaka-user-friendly niya talaga. Kasi di ba yung mga button niya, kung nasaan siya, nandun na din yung mga indication niya, yung mga LED light. So, hindi ka malilito. And, syempre, isa sa mga advantage niya is yung kung gaano kabilis magkarga ng tubig. Kasi, yun nga, paulit-ulit ko nga sinabi. Yes, natutuwa talaga ako kasi yung mga dati naming fully automatic washing machine, yun yung nagpapatagal sa paglalaban namin. Kasi, pag kumakarga na ng tubig, kahit na malakas yung galing ng faucet namin, pag-travel niya dun sa hose, tapos pagpasok niya sa washing machine, ang hina talaga. Yes, and ayun nga, 'di ba? Ito kagandahan nga nito kasi nga may 3D waterfall siya, 'di ba? Yes, kanina, diba? Napansin niya 'yon kung alin yung 3D waterfall, 'di ba? Oo. Ganyan yung drum, tapos andito yung tubig, tapos ganun. Pag nag-spray siya ng ganun sa taas, matutulungan niya na yung yung nasa baba, tsaka yung nasa taas, magpapalit naman sila ng ng position. Parang gumaganon pa unti-unti. Gumaganon sila. Yung 6 spokes plastic bed kasi niya, 'di ba 'yun yung umiikot ng ganun. Sumasabit doon sa doon sa mga labada. Para sa akin, mas malinis yung laba kapag nasa ilalim. So ito, dahil may 3D waterfall nga siya, nababaliktad. Lahat talaga pantay-pantay yung pagkakalaba nila. So isa pa sa sobrang nagandahan namin kasi ito mismo galvanized body coated siya. Yun, sobra kasi nga pag nag-i-spin, 'di ba? Yes. Maalog talaga yung mga ibang washing machine. Ito. Pinakita naman namin sa inyo kanina ilang beses. And take note, yung tumbler na ginamit niya, na nilagay niya, walang laman to ah. Walang laman. Wala talaga laman. Yan. Yung nilagay namin sa taas kanina, hindi talaga gumagalaw. Kitang-kita nyo naman. Walang mga tubig yan. Oh. Habang nag-i-spin, kung yung iba kasi, pag tinignan nyo pa lang, talagang gumaganon-ganon na yan. Nakikita nyo talaga na sobra yung alog nila. And ano pa kapag nilagyan mo ng ganito sa taas, di ba? Sana pero, tumba-tumba na. Oh. Pero kita niyo naman kanina, yan o, dalawang napakagaan lang na plastic, hindi talaga gumagalaw. Remind namin kayo ulit, sinabi na din namin to dun sa unang video namin regarding sa mga pag-setup na itong washing machine. Kasi for example, di ba pag nasa condominium ka, may specific ka ng paglalagyan ng washing machine. And parang ano na kasi yun, ready na dun na talaga ilalagay yung washing machine. So yung mga hose nyo, yung mga inlet hose nyo, mga drain hose nyo, kumbaga saktong-sakto na talaga siya. So, eto, dito sa setup namin, kinapos lang kami sa drain hose. Kaya dati,
bumili kami ng extender sa ano niya, drain hose. Ilalagay na lang din namin sa description box yung link kung saan kayo pwede bumili. Link yun sa Lazada. Sa Lazada. No, para hindi na kayo maghanap and hindi na kayo magkamali. Kasi may mga review na yon, may mga bumili na din nun. And lastly guys, na-confirm namin kanina, mag-a-alarm siya na tapos na. So, di ba ang laking tulong nun kasi yes. Pwede kang matulog muna, manood. Kasi di ba hahayaan mo na lang siya, ipipindot-pindot ka na lang, maglalagay ka ng sabon, bubuksan mo yung tubig. So, tapos mag-a-alarm na lang din siya pag tapos na. So, pwede mo na lang siyang balikan pag nag-alarm yes. na siya. And guys, available siya sa Shopee and Lazada. And meron din sila Facebook and Instagram. So, lahat yan ng mga links ilalagay namin sa description box para mas mapabilis yung paghahanap nyo sa Dowel. Mm. Lalong-lalo na to. Ano lang yun ah, yung sinabi namin, yung mga nasa social media yon or yung nasa online. Pero syempre, available naman talaga siya sa mga local stores. Yung mga SM, sa Ace Hardware, sa Robinson. Appliance Store. Basta kahit sa appliance store, makikita niyo yan. And alam products. Naman natin na Dowel ay matibay talaga. Halos lahat din ang gamit ni yes. namin dito, Dowel. Tulad doon ano, di ba may air cooler kami, Dowel. Tapos, yung mga electric fan pala namin, Dowel din. Dowel. So, Dowel. Tapos, yung kettle namin, yung Dowel kettle, din. Yan, electric kettle, Dowel din. Yung tulad namin, hindi naman kami particular na, halimbawa, nung bumibili kami dati ng mga brand, hindi naman kami pumipili ng, oh, ang bibili lang natin, Dowel. Hindi naman kami ganun eh, na talagang parang naka-stick kami sa Dowel na yun lang bibili namin. Pero, hindi namin napapansin, hindi namin namalayan na yung mga nabili pala namin, mga Dowel. Sa lahat ng Dowel products na meron dito sa bahay, wala pa kami na-experience na sira. Yes, wala na pa kami problema. Na sira, walang pang naging problema. Dito na namin tatapusin yung vlog. Eh, syempre, alam ko na magugustuhan nyo to and for sure naman makakatulong to sa mga taong naghahanap ng washing machine dyan. Yeah, don't forget to like, comment, share, subscribe, and bell button. Babush! Bye! We're smoking and we're sipping, we're doing it the biggest.